Isa sa mga hinangaan at nirespetong artista ng pinilakang tabing, ay ang aktres na si Lucita Soriano. Siya ay nagsimula sa mga bit roles sa pelikula, na kalaunan ay nabigyan ng break upang maipakita ang kanyang husay at dedikasyon sa pag-arte. Si Lucita ay naging parte ng Premier Productions noon, at naging ganap na bituin sa pelikulang I Believe noon 1961. Siya ay itinuring bilang isa sa pinakamahusay na character actress ng ating bansa, at minahal ng maraming tagahanga. Alamin natin ang kanyang naging buhay at mga karanasan sa video na ito. Bago tayo magpatuloy, kung ikaw ay bago sa channel na ito, at gusto mo ang mga kwento ng buhay ng mga Pilipinong sikat, ay huwag kalimutan mag-subscribe. Pindutin mo na rin ang bell para updated ka sa mga susunod pang videos. Salamat! Ben! Alas! Sa inyo ko rin tatlo yung utos, ha? Nakunin yung sapatos na may lamang brilyante ni Bruno. Sa loob ng madaling panahon! Huwag na sa'yo nangyayit ang ulo mo. Baka sakin ka na naman eh. Oh, here! It seems that the element of surprise is in my favor. I'm sorry. Your mission ends here. Si Lucita Adriano, na mas kilala bilang Lucita Soriano, ay ipinanganak noon February 23, 1941 sa Taguig City, Manila. Ang kanyang ama ay si Eugenio Adriano, at ang kanyang ina ay si Elvira Hamon Soriano. Ang dalaga ay nakatapos ng sekundarya sa Rizal High School, at siya ay pumasok ng kolehiyo sa University of the East sa Maynila. Sa murang edad, ay pinangarap niya na makapag-artista, kaya habang nag-aaral, siya ay nagsimula ng kanyang film career noon dekada 50. Kasama ang mga kaklase sa eskwelahan, ang dalaga ay madalas lumiliban sa klase, upang magtungo sa mga malalaking film studio noon, tulad ng LBN Pictures at Sampaguita Studio. Siya ay gumaganap ng pa-extra-extra sa mga pelikula, at isa sa kanyang mga bit role na ginampanan, ay sa pelikula ni Romeo Vasquez noon 1958 bilang isa sa mga naging babae ng aktor doon. Dumating ang kanyang malaking break sa industriya, nang makarating sa kaalaman ng dalaga, na naghahanap ang Premier Productions ng leading lady, para sa pelikulang I Believe noon 1961. Agad niyang ipinadala ang kanyang pinakamagandang larawan, at sa kabutihang palad ay napili upang sumailalim sa screen test. Hindi man siya ang nakuhang lead role sa nasabing pelikula, ito naman ang naging daan upang siya ay maging contract star ng nasabing studio. Magmula noon, ay sunod-sunod ang kanyang naging mga pelikula, na naging dahilan upang siya ay huminto sa pag-aaral, at mag-focus sa kanyang piniling sining. Pinayuhan din siya ng matriarch ng Premier Productions na si Doña Adela Viude de Santiago, na wag nang baguhin ang kanyang pangalang Lucita para na rin sa karangalan ng dating aktres noon na si Lucita Goyena. Noon 1964, ang dalaga ay lumahok sa Miss Philippine Press Photography, at siya ay naging runner-up sa Patimpalak kung saan ang nag-uwi ng trophy, ay ang naging binibining Pilipinas title holder na si Cynthia Ugalde. Sa nasabing dekada, si Lucita ay naging isa sa mga popular na screen sirens na naging leading lady ng ilan mga tanyag na action stars noon. Siya ay na-nominate bilang Best Supporting Actress sa FAMAS para sa pelikulang Dugo ang Kulay ng Pag-ibig noon 1966. Di man niya naiuwi ang trophy ng taon iyon, ay nagpatuloy naman ang pamamayagpag ng kanyang career sa showbiz. Ilan sa kanyang naging mga pelikula ay ang Sakristan Mayor, Pitong Sagisag, Sa Baril Mag-uusap, at Little Lucy noon 1961. The Big Show, at Mga Manugang ni Dracula noon 1963. Samson at Seven Delilah, Mr. Burot, Tatlong Mabilis, at Operation Manila noon 1965. Pepe and Pilar, Dolpong Istanbul, Doble Solo, at Codename Octopus noon 1966.
tanging ikaw, Masters of Karate, 1,000 mukha, at Daredevil noon 1968. Tulak ng bibig, kabig ng dibdib, Love is for the Two of Us noon 1970, at marami pang iba. Ang kanyang karera sa industriya ay nagpatuloy sa pag-angat, at ang aktres ay tumagal sa showbiz ng halos 6 na dekada. Hindi man siya palaging bida sa pelikula, ay pinatunayan ni Lucita ang kanyang talento sa pag-arte nang siya ay muling manominate bilang Best Supporting Actress sa Quezon City Film Festival noon 1972, at maiuwi ang trophy sa nasabing acting award. Nakuha niya ang respeto ng mga nakatrabaho, at sinasabing ang aktres ay nagpakita ng dedikasyon sa bawat roles na kanyang ginampanan. Isa sa maselen na karakter na ginawa ng aktres, ay nang siya ay lumabas sa kontrobersyal na pelikulang Ako Laban sa Lipunan noon 1967. Dito ay gumanap siya bilang si Lucila Lalo, na sinasabing pinakaunang Chop Chop Lady sa ating bansa. Marami sa kanyang pamilya at mga kaibigan ang nag-alala para sa kanyang kaligtasan sa role na ito, subalit hindi ito naging hadlang upang hindi niya gawin ang nasabing pelikula. Nang matapos ang kanyang kontrata sa Premier Productions, si Lucita ay nagdesisyon na maging isang freelance actress. Nang panahon nito ay lumalaganap naman ang mga sexy films sa ating bansa, at siya ay hindi nagpapigil sa pagtanggap ng mga daring roles sa pelikula. Siya ay nagkaroon ng mga pagganap kung saan ay kinakailangan niyang magsuot ng two-piece, at ito ay ginawa pa rin ng aktres. Nang mabawasan ang paggawa ng mga pelikula sa ating bansa, si Lucita ay nag-venture naman sa paglabas sa mga serye sa telebisyon. Siya ay isa sa mga madalas kunin artista sa programang Maalaala Mo Kaya, at nakasama sa mga seryeng Valiente, at Pamilya Zaragoza. Siya rin ay lumabas sa hit telenovelang Pangako Sa'yo nila Christine Hermosa at Jericho Rosales noon taon 2000 hanggang 2002, at patuloy na naging guest sa ilan pang mga programa sa TV. Nang matapos ang Pangako Sa'yo, si Lucita ay pansamantalang nawala sa limelight, at nag-focus naman sa kanyang buhay sa labas ng showbiz. Ang kanyang napangasawa ay ang aktor na si Rodolfo Boy Garcia, na isa sa kanyang mga naging leading man noon 1960s. Ang dalawa ay nagpakasal noon 1968, at nagkaroon ng 2 anak na lalaki. Ang mga ito ay sila Gary Clint Garcia, at Marco Polo Garcia, na parehong pumasok din sa pag-aartista, at naging miyembro ng That's Entertainment noon. Noon 1997, pumanaw ang asawa ni Lucita na si Rodolfo, matapos ang halos 3 dekadang pagsasama. Nang panahong ito ay naging aktibo ang aktres sa mga church activities, at pumupunta sa mga religious meetings. Sa isang Bible study session, nakilala ni Lucita ang retiradong American civil engineer na si Michael Mayer, at ang dalawa ay nagkalapit ang loob at nagkaibigan. Noon 2009, muling nagpakasal ang aktres sa kanyang kasintahang si Michael, at ang mga ito ay nagdesisyon manirahan sa Amerika. Nang sumunod na taon, dumating ang isa pang malaking dagok sa buhay ng aktres nang pumanaw ang kanyang anak na si Marco Polo, dahil sa cirrhosis of the liver. Nagpatuloy ang buhay para sa kanya, subalit makalipas lamang ang ilang taon, ay pumanaw naman ang kanyang 2nd asawa na si Michael. Sa parehong taon, si Lucita ay iginupo ng iniindang sakit, at siya ay pumanaw sa edad na 74 noon July 8, 2015, 2 linggo bago sumapit ang kanyang 75th kaarawan. Si Lucita ay isa sa mga pinakamagaling na character actress noon, kung saan siya ay minahal ng mga movie fans, at naging inspirasyon sa marami. Siya ay bahagi ng kasaysayan ng industriya, kung saan siya ay nakasama sa mahigit 200 mga pelikula, na maituturing na achievement bilang artista. Magaling yan, tinan mo kung kumembo to. Magaling yan, diba? Magaling, diba? Tapos na ako. Pinakain na ako ng anak ko. Eh, Lagring, nasabi mo na ba kay Verhel ang tungkol sa karamdaman mo? Ano naman
magdadala. Hatid ko na kayo. Ay, salamat. Kanina pa ako nabibigatan eh. Si Inay naman, kanina ko pa kinukuha sir eh. Ayaw mo naman ibigay. Ipapaano mabigat nga anak. Hindi mo kayang dalhin, mabibigatan ka lang. Hanggang lang naman ako nang maghahatid sa inyo. Maraming salamat sa panonood. Kung nagustuhan nyo ang kwento ng buhay ni Lucita Soriano, at may komento o gusto kayo idagdag, ikomento lang po sa ibaba ng video. Huwag din po kalimutan mag-subscribe sa aking YouTube channel.